beautiful day here in Seoul, South Korea. Diyan pala yung hostel namin, guys. Yan. Today is our official day one here in Seoul. And today, ay as usual, papasyal tayo. And nag-breakfast na pala kami kanina sa room lang namin, guys. Bumili kami sa Isaac Toast. Yan. Try nyo yan, guys, kasi mura and masarap yung mga bread nila. So ngayon, guys, we decided to go to Namsan Tower. Since malapit lang siya dito sa Myeongdong, guys. And kaya naman siyang lakarin. So lalakarin na lang natin. Guys. So ito, naghahagdanan na lang kami kasi sobrang haba ng pila doon, di ba? Tapos pag maghahagdanan kayo going to the Namsan cable car, madadaanan niyo yung bahay ni Lee Min-ho doon sa Legend of the Blue Sea. So ito, dadaanan na lang din natin, guys. Grabe, guys. Hindi ako na ready sa ganitong lakaran. Ang tagal namin nakarating dito. Actually, hindi pa nga to yung Namsan Park. Nasasakayan pa kami ng cable car. Grabe. So, if pupunta kayo dito, be ready sa mga paakyat. Grabe. So, for today, hindi kami sasakay ng cable car. We wanted to walk around. Papunta sa May Tower. Last time, nag-cable car na kami. It was a good experience. Ngayon, since mahaba yung time namin, and sa panahon na malamig, masarap maglakad-lakad. So, let's go! So, dyan pala kami lumabas, and then, dito yung sakaya ng cable car. Ayan siya. Tapos, eto na yung Namsan Tower. Ayan. So, eto, we're going na! May nakikita kong pink-pink, guys. Hopefully, cherry blossom na yan. Alam nyo kasi, this trip talaga, cherry blossom yung habol ko. Spring sa South Korea. Kaya, for this trip, asahan nyo na mga cherry blossom spots yung pupuntahan natin dito sa Seoul. Akala ko, guys, artificial na flower. Totoo palang flower to. Ano yung ganda? So, as of today, wala pa talaga, guys. Yan pa yung bloom ngayon. So, yun na nga, guys. Dito lang kami sa baba. Hindi na din kami umakyat sa May Tower and hindi na kami pumasok sa may loob ng park. Kasi nga, wala pang ganong cherry blossom. And then, we plan na babalik kami here, especially pag nag-bloom na yung mga cherry blossoms here. Just took some pictures and videos and nagpahinga kami. Kasi ang sarap tumambay dito, guys. Aside sa sobrang lamig, napaka-relaxing ng vibes dito sa Namsan Park. And isa sa travel tips na maibibigay ko sa inyo is, if you want to save some money, pwede kayong sumakay ng cable car papunta, and then pagbaba, pwede nyo nang lakarin kasi mas chill and relaxing pagbababa, especially kung malamig yung season. So yan, nilakad na lang namin from there. Yan, dun yung Namsan Park. And then, grabe, guys, ang lapit lang pala niya sa hostel namin, ha. Dire-diretso lang yan pababa. Ayan, ang hostel na namin, guys. So, this is the way going to Namsan Park. And then, dyan lang yung aming hostel. Ayan, yung 123 hostel. O, diba? Sumikot pa kami doon ng layon ng nilakaran namin. Eh, shortcut na pala ito. Sobrang lapit na lang dito, o. So, magpapaload tayo ngayon ng ating Himani. Kasi wala na siyang laman, guys. So, ito, English. Tapos,
loading transit card. Tapos, ilalagay mo dyan yung card mo. And then, pipili ka kung, oh, meron siyang 5 won na laman pa. Pero 10,000 won yung ipapaload natin. Tapos, i-insert mo yung bills here. Tignan nyo guys, nakita namin dito sa ano, sa yung dong station. Meron silang wireless charging. Yan. Lalagay mo lang yung phone mo dyan. No? Charge na siya. Siyempre, dapat yung phone mo, ganito din yung case. Para ganyan. Tingnan nyo. Oh, diba? Yan. We are currently here at yung dong station. Ayan. Sasakay tayo ng train going to Cheongdokgung Palace. So we are currently here na sa may Angguk Station. Actually, lumabas kami sa may exit 3. And nasa 500 meters yung kailangan lakarin going to Cheongdokgung Palace. So let's go! So by the way guys, if you're here sa may Angguk Station, pwede nyo na ding isali yung Insadong at saka yung Bukchon Hanok Village kasi magkakalapit lang sila dito. Wala kaming binayaran na entrance fee here. And isa sa magandang spot during spring ay etong palace na to. Itong Cheongdokgung Palace. So meron ng konti-unting nag-bloom na cherry blossom guys. Hindi pa lahat pero at least meron na, di ba? So buka na pa pala yun guys. Pagpasok yun sa loob, mas malaki siya and sobrang dami ng tao. So unfortunately today ay walang Secret Garden na available na ticket guys, sold out daw sabi niya. So eto connected lang pala itong Cheongdokgung Palace. So dito na kami ngayon actually. Ayan. Ito guys, palabas na kami ng Cheongdokgung Palace. And sayang talaga hindi namin napunta yung Secret Garden. Siguro soon, pagbalik namin here, sisiguro din talaga namin makapunta kami ng Secret Garden. So if you're here guys, secure nyo talaga yung Secret Garden na. So eto guys, we decided to eat na. 2:30 PM na, wala pa kaming lunch. So let's see. Mapapala yung restaurant guys or cafe. Nasikat dito. Onion yung pangalan niya. Yan. So hindi kami papasok na dito. Hindi kami dito kakain. Kasi sobrang haba ng pila. Tingnan nyo. Yan yung pila niya. Dahil dyan, tatry natin mag-subway dito sa Korea. Eat guys. Favorito ko talaga to subway. Let's eat. So we are done eating and eto explore na natin dito banda guys.
Kasi alam nyo, ang dami mga cafes here. Ay, yung mga cafe nila ay yung mga traditional houses or yung mga hanok style. Yeah. So, tara, let's go! Ay, nakaumabot na kami dito sa May Bukchon Village, guys. And dito, tahimik lang tayo kasi residential area to. So, bawal yung maingay. Ayan. Oh, grabe. Ang lapit lang pala niya. Kakalakad namin. So, iba talaga pag may free time ka, yung wala kong itinerary. Kahit anong maisipan mo, gaya ngayon, di ba? Oh. Nung first time kasi namin punta dito, guys, grabe nakakahagar yung init. Summer kasi noon, September. And grabe, hindi kami makapag-explore sa sobrang init. So ngayon, yung weather is Baguio feels na mas malamig pa sa Baguio ganun. Pero kaya naman. And masarap maglakad-lakad, guys. Oh, let's go! So today is Wednesday. Ang daming tao, guys. Grabe, is it. So di na kami pumunta dun sa mismong spot talaga. Since nakapunta na kami dito, it's our second time here. So ibang spot yung pinuntahan namin. Yung crowd ngayon, guys. So ayan. Update! We finally arrived here at Insadong Street. Ayan. And una nating pupuntahan ay yung Sam Seagills. Andito na kami, guys, actually. And successful tayo. Guys, Sam Seagills. Now we are going to Iksundong. Since magkalapit lang sila and since andito na kami, pupunta na lang natin yung Iksundong, guys. Well, actually, nakapunta na kami before and grabe, na-amaze ako sa ganda ng kanilang mga cafes. So ngayon, pupuntahan ulit namin. At eto na nga, guys, umabot na kami dito sa may Iksundong. Hanok Street na puro mga cafe. Ayan. So, Iksundong Hanok Village is literally a Hanok Village. Ayan. Kung napapansin nyo, yung mga structures ng mga houses. Ayan. Traditional. And then, nilagyan nila ng mga stores, shops, and cafes.
done here at Iksundong and babalik na kami ng Myeongdong, guys. Grabe, kapagod. Maghapon kami naglalakad. So, eto, babalik na tayo ng Myeongdong. And all I can say, guys, ang sarap ditong mag-food trip sa may Iksundong. Grabe. Aside sa mga cute cafes, pwede din kayo mag-food trip sa mga local na ano nila dito, guys. Mga kainan. Kasi ang dami talagang pwedeng kainan dito. Gusto ko sanang mag-dinner dito. Kasi lang maaga pa and busog pa kami. Kaya sa may nam day mo na lang kami mag-dinner later. And eto, malapit pala siya sa Jongno Risam na train station. So, sa video natin dito, guys, as in like this itinerary, ang dami nyo na mapupuntahan sa isa or dalawang lugar, guys. So, if ako sa inyo, if you want to maximize your stay in Seoul, you can follow our itinerary para marami din kayo mapuntahan and masulit ang stay nyo dito sa Seoul. Nandemo Shinjang, Paeyeon역, Jiaseul 4호선입니다. 다음 정류소는 중립 마켓 비난 스테이션 라인 4. 믿을 수 있는 진료, 합리적 가격, 서울 하차입니다. Cold evening here at Nam Daemun. Alam niyo nung oras na 7:30 PM na, guys. Ngayon pa kami lumabas para mag-dinner. And eto na nga, we decided to go to Nam Daemun Market. Hala, close na mga tindahan, guys. Mali yung itinerary namin. Like as in, nagsasarado na yung mga stores here. Ayaw na. Kain tayo, guys. Nang mandu or dumpling. Yeah. So we are now here at Myeongdong and nag-train na lang kami, guys. So eto, explore lang namin since tapos na kaming kumain dun sa may Nam Daemun. Ayan, lakad-lakad lang tayo dito, guys. So dun banda kanina, yun yung mga street food nila, guys. So alam nyo, iniwasan namin kumain dito talaga sa Myeongdong, lalo na if street food kasi namamahalan kami. So if you want din na makatipid, you can go to other market and try their street food. Damn.